Isang mapagpalang araw sa inyo mga bata. Kumusta na kayo? Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa unang artikulo ng dasal na sumasampalataya. Medyo mahaba ang dasal na ito, pero dahil napakahalaga ng dasal na ang sumasampalataya, nararapat lang na ito ay makabisado natin. At kapag dinarasal natin ito, nararapat lang na dasal natin ito ng buong puso at pananampalataya. Ako nga pala si Sister Nati Bunyag at isa akong katikista sa Basilica Minor at Parokya ng La Purisima Concepcion sa Santa Maria. At ito ang ating Crash Course Cases. Bago tayo mag-umpisa sa ating aralin sa araw na ito, ay dasalin muna natin ang dasal na ang sumasampalataya. Sabayan niyo ako mga bata ha? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukong sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang dasal na ang sumasampalataya ay buod ng saligang katotohanan ng ating pananampalataya. Sa simpleng kahulugan ng salitang saligan, ito ay nangangahulugan ng pundasyon o batayan. Ang dasal na ang sumasampalataya ay mayroong 12 artikulo. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa unang artikulo ng dasal na ang sumasampalataya. Medyo mahaba ang dasal na ito, pero dahil napakahalaga ng dasal na ang sumasampalataya, nararapat lang na ito ay makabisado natin at kapag dinarasal natin, nararapat lang na dasalin natin ito ng buong puso at pananampalataya. Ang umpisa at tinatawag na unang artikulo nang dasal na ang sumasampalataya ay ito. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Mga bata, nabasa niyo na ba o may nagkwento na sa inyo ng tungkol sa kasaysayan ng paglikha? Ito ay matatagpuan natin sa unang aklat sa banal na Biblia, ang Genesis, unang kabanata. Sinasabi sa Genesis sa unang kabanata ang ganito, nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Kaya sa unang araw, nilikha niya ang araw at gabi. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay at nangyari ito.
Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig. At sunod-sunod na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita. Sa ika-anim na araw, nilikha niya ang unang tao, ang pinaka-espesyal sa lahat ng kanyang nilikha. Binigyan niya ng kapangyarihan ang tao na pamahalaan o mamalaga sa iba pang nilikha. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay makapangyarihan dahil walang imposible sa Kanya. Sa binyag, isa sa tinatanggap natin na biyaya ay ang pagiging anak ng Diyos Ama. Ipinakilala ni Jesus ang Kanyang Ama bilang ating Ama. Itinuro ni Jesus ang dasal na Ama namin. Ang paglikha sa atin ng ating Diyos Ama ay tanda ng Kanyang personal na pagmamahal sa atin. Kaya naman, dapat nating mahalin ang ating Diyos ng higit sa lahat. Diba mga bata, ang unang utos ng Diyos sa atin ay ibigin ninyo ang Diyos ng higit sa lahat. Bukod sa makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, pangalawang dapat nating pag-ukulan ng pagmamahal ay ang ating kapwa. At bilang pagpapahayag ng ating pasasalamat sa Diyos sa Kanyang walang katulad na pagmamahal sa atin, pahalagahan at ingatan natin ang mga nilikha ng Diyos. Mga bagay, ang kalikasan. Kailangang gamitin natin ang mga ito ng wasto at may pagpapahalaga. Ating iiwasan ang pagiging maaksaya sa lahat ng bagay, tulad ng pagkain, tubig, kuryente, pera at marami pang bagay na kaloob sa atin ng ating Diyos. Aalagaan din natin ang kalikasan sa pamamagitan ng hindi pagsira dito, sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagtatanim ng mga halaman. Ang sumasampalataya sa Diyos ay nangangahulugan din ng pagmamahal sa Kanya. At dahil mahal natin ang Diyos, dapat lang na palagi tayong makikipag-usap at magdarasal sa Kanya. Lalo na ngayon, meron tayong pinagdaraanan na pandemic. Ipagdasal natin na sana ay mawala na itong sakit na COVID na nagdudulot ng takot at pangamba sa ating lahat. At nang sa ganoon ay makabalik na kayo ulit sa inyong mga paaralan para kaming mga katikista ay makabalik na rin sa aming pagtuturo sa inyong mga paaralan. At para kayong mga bata ay makalabas na ulit at makadalo sa mga banal na misa sa simbahan kasama ang inyong mga magulang at iba pang kapatid. Kapag marami ang nagdasal ng taimtim at sumampalataya, diringgin ng Diyos ang ating mga dasal, lalo na ang dasal ninyong mga bata, dahil mahal na mahal kayo ng ating Diyos Ama at ng Kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Hanggang dito na lang muna ang ating pag-uusap o ang ating turuan. Abangan nyo pa ang mga susunod pang Crash Course Catechesis na ihahanda namin para sa inyo upang mas maunawaan nyo pa ang iba pang artikulo sa ang dasal na ang sumasampalataya. Keep on watching mga bata! Paalam! Hit the subscribe button, follow and like, and hit the notification bell to keep updated. Click here! Yes, here! Click here to subscribe!